Kaya po golden ang tawag nito mga ka-farming, dahil ito po ay kanyang bunga po ay parang mga gold. Yung ano po siya, yung puti, puti po ang kanyang bunga. Ayan, mga gold po. Pero kung maano po siya, mahinog na po ay grabing pula. Mapula po siya. Magandang araw po mga ka-farming. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli ang inyong lingkod, Ka Joel and Farm. Tayo po ay mag-aabono po ngayon. Isishare ko po sa inyo mga ka-farming. Samahan po ninyo ako. Ito po mga ka-farming ang ating tambayan. Dito po tayo nagpapahinga ng tanghali po. Meron dito pong maliit na sapa. Dito po tayo kumukuha ng tubig na ating gagamitin ng pag-abono. Dito po yung tanim natin na 64 days na po ito ngayon mga ka-farming, dahil ating abunuhan po natin ngayon ay tinanggalan natin ang damo para ma-absorb ng tanim yung abuno po natin mga ka-farm. Pagkatapos po natin i-abunuhan ay i-cultivate po natin mga ka-farming. Tabunan po natin yung kanyang puno ng lupa upang muli po siyang lumago. Ayan. Dito sa kabilang farm po ay ang tanim po nila ay mga nyog. Dito po sa atin ay siling labuyo. Ito po ang 64 days. Itong sunod na tanim natin mga farming ay isang buwan na po ito mga ka-farming, 31 days. Ito po. Ito po ang 31 days. Ayan. Napakaganda po ang kanyang mga dahon po. Wala man lang ano, ka-damage-damage. Ito may munting-munting kulot dahil sa walang tigil na pag-ulan araw-araw, kaya hindi po maiwasan yung pangungulot po mga ka-farming. Pero wala po tayong problema dyan mga ka-farming, kayang-kaya po ng ating ano. Itong talong po natin mga ka-farm ay nasa 26 days na po ito. 26 days ang lalapad ng dahon po. Ang puno niya lalaki. Lalaki ng puno niya. Diyan mo makita mga ka-farming yung maganda ang performance. Yung malalaki yung puno niya po. Malalaki yung pundasyon niya. Ayan. Itong ating silin, daming bunga po. Itong sunod na
tanim po natin mga ka-farming ay nasa 18 days na po ito. Ayan. 18 days na po itong talong. Hindi ko po kasi masabay-sabay mga ka-farm ka dahil ayaw lang po ang gumagawa. Kaya hindi po bigla ng aking pagtatanim mga ka-farm. Ito po ay bago lang tanim po ito, mga nasa 1 week pa lang po ito mga ka-farming. Itong mayroon tayong tanim dito na siling labuyo na Taiwan Express. Ito po mga ka-farming, bagong sabay po ang talong. May makuha pa? May makuha ka pa? Ay. Pinapakuha ko na lang po kay tatay yung ano na sitaw. Ay sayang din po naman. Kaya binibigay na lang po natin sa ating kapitbahay. Tay! Kaway-kaway tay! Ito po ay ano na po, taniman po natin ng ano, ampalaya. Ampalaya po ang ating itatanim. Mga next week po siguro ay malinisan na po natin ito mga ka-farming. Ampalaya po ang ating itatanim. Malinisan, malinisan po. Itong kamatis po na trial po natin ay sobrang dami ng bunga po mga ka-farm, ay hindi na nakatayo, hindi niya na makayanan ng kanyang bunga, kaya inayaan ko na lang po kasi ito po ay ano lamang po, yung trial lang po mga ka-farming. Pinamigay ko lang po yung harvestan na po ito ng isang beses. Binigay ko lang po sa mga kapitbahay. Hindi ko na lang po binigta mga farming. May daming bunga po mga farm. Mayaan ko na lang po na makahiga siya. Hindi niya na kaya. Pero kung magtayo na po tayo, ang dipili yung ganito po. Kailangan ay lagyan ng twine para hindi siya matumba. Ito po mga ka-farm yung itidis na tanim natin na siling labuyo. Ito mga ka-farm, ang variety po na sili na ito mga ka-farming ay ano po ito, yung golden po na siling labuyo, hindi po siya yung kagaya po ng hybrid. Kaya po itong itinanong ko po mga kapamay, dahil ito po ang hinahanap ng mga buyer po kasi mas mahal po ito sa hybrid na siling labuyo po. Kaya ito po ang aking itinanim. Pero nagtanim din po tayo ng hybrid, yung Taiwan Express hybrid po yun mga farming, para kung ano naman po, kung magmahal man yung siling Taiwan Express, siling labuyo po yung hybrid,
ay mayroon din po tayong bibenta ng farm. Kaya po gold din ang tawag nito mga farming, dahil ito po ay kanyang bunga po ay parang mga gold. Yung ano po siya, yung puti, puti po ang kanyang bunga. Yan, mga gold po. Pero kung maano po siya, mahinog na po ay grabing pula. Mapula po siya. Mag-mix na po tayo mga ka-farming ng ano, ng abono. Ang iabono po natin mga ka-farm ay Tiara Winner po. Tiara Winner. Para ito sa yung itidis na no, na tanim natin. Lagyan po natin ng isang lata, isang container po. At saka itong Nitrabor. Ito po ay calcium nitrate, saka may boron po. Ito maganda po sa kanyang ugat. Magpalago. Lagyan din po natin ng isang lata, ng isang container na 20 liters na tubig. Maganda po ito mga ka-farming, itong Yara Winner. Kulay green ito ay para hindi mangahulog yung mga bunga niya. Saka yung mga bulaklak ay magtuloy-tuloy. Yung tanim natin na ano po na 26 days at saka 31 days ay hindi po pwede itong Yara Winner po. Ang ating iabono po ay Unique 16 na isang lata at saka Nitrabor na isang lata. Yun po ang ating iaabono. Hindi ko na po ipapakita yung ano maglagay sa ano po mga ka-farm, yung paglagay sa punuan. Dito po ako kumukuha ng tubig sa pang-abono po. Farm, hanggang dito na lamang po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Bye bye po mga ka-farm. Thank you sa panonood.